Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Khaleel TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, We Will Always Be Together. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Khaleel TV. Matagal nang nawala si Juan Carlos, ngunit si Ivana ay nawala pa rin sa kanyang munting mundo, na nagre-replay sa kanilang pagtatagpo sa printing room, hindi makapaniwala sa pagtataksil ng kanyang katawan at sa pagtataksil ng kanyang puso. Matapos ang kanilang paghaharap sa opisina ni Dr. Linda at ang kanyang pagkasira sa sidewalk, napagpasyahan niyang lampasan siya at ilagay ang kanyang mga stupid na pantasya sa likod niya. Mabuti ang ginawa niya para sa kanyang sarili nitong nakaraang buwan, lumayo sa kanya kahit na sinisigawan siya ng puso at katawan na tumakbo papunta sa kanya. Ngunit ngayon ang lahat ng pag-unlad na ginawa niya, ang lahat ng mga hakbang na ginawa niya upang maglagay ng ilang distansya sa pagitan nila ay huminto. At ang kailangan lang ay isang hindi gumaganang printer at isang madamdaming encuentro sa supplies room. Agad na nabasa muli si Ivana sa pag-iisip lamang ng munting demonstration ni Juan Carlos, siya lamang ang makakagawa ng mga simpleng tagubilin sa pag-aayos ng tunog ng printer na marumi at mapang-akit. Siya ay naguguluhan pa rin sa kung gaano siya kalibog sa tunog ng boses at mga salita nito ng nag-iisa, at hindi niya maintindihan kung paano niya gustong yakapin siya nito kahit na galit pa rin siya sa kanya. Isang bagay na tiyak niyang alam, kahit anong maling akala niya sa nakalipas na 4 linggo ay tuluyan ang nabasag. Hindi siya over kay Juan Carlos, hindi pa man lang nakaka-get over sa kanya. Ang nagawa lang niyang gawin nitong nakaraang buwan ay iwasan siya. Ngunit ngayon ay nakabalik na siya kung saan siya nagsimula, nananabik sa kanya hanggat kailangan niya ang mismong hangin upang patuloy na huminga. Isang mahinang pagtap sa kanyang pinto ang pumutol sa kanyang gulong-gulong mga iniisip, tumingala siya sa oras na makita si Clara na naglalakad papasok na may 2 mug sa kanyang mga kamay. Akala ko maaari mong gamitin ang isa, sabi ng kanyang kaibigan habang isinara niya ang pinto gamit ang kanyang sakong at kumakain tumawid sa silid. Inilagay niya ang magkabilang tasa sa magulong mesa at umupo sa isa sa mga upuan ng bisita na naka-cross leg sa harap niya. Salamat, ngumiti si Ivana at inabot ang pink na mug, na may mga puting puso at best mom in the world, na nakasulat sa malalaking magarbong letter, puno ng itim na tsaa. Regalo iyon nina Aiden at Brenda sa pagligtas sa kanyang unang linggo sa trabaho. Kaya, pinagsalikop ni Clara ang kanyang mga kamay, ang kanyang buong labi ay lumalawak sa isang mabagal, alam ng ngiti. Hay nako, tahimik na ungol ni Ivana. Ang asawa ni Juan Carlos sa trabaho ay nasa mood na magbuhos ng tsaa. Sa paglipas ng nakaraang buwan sa malapit na mga quarter sa kanya, tumatawid sa handover bootcamp ni Gibby, alam na alam niya ang chismosang mukha ni Clara ngayon. So sino ang bumangga kung sino? At nasa banyo na naman ba ito ng mga lalaki? Tanong ni Ivana, humigop sa tasa, well aware na pagsisisihan niya ang pagpapasaya sa kanya dahil kapag nagsimula na si Clara, hindi na niya mapigilan, para siyang kuneho na energizer. Well, sumandal siya sa desk at ipinatong ang baba sa kanyang mga kamay, kumikinang ang kanyang mga mata sa pag-asa. Nandito ako para marinig ang lahat tungkol sa iyo at sa Dragon. Nagulat si Ivana sa anunsyo, napabuntong hininga siya at nag-spray ng tsaa sa buong mesa niya at ang mga printed documents ni Juan Carlos para sa kanya, halos mabulunan sa sinabi ng ibang babae, natigilan siya nang malaman na siya ang paksa ng chismis sa opisina. Habang siya ay humihinga at bumubulusok at nakikipagtawaran sa Diyos para sa kanyang buhay, si Clara ay sumandal sa kanyang upuan, humigop ng kanyang tsaa at hinintay na mabuhay muli ang kanyang sarili.
Gosh, Clara, muntik na akong mabulunan tapos nakaupo ka lang dyan. Tumikim si Ivana nang makapagsalita ulit, pinunasan ang bibig sa sleeve ng blazer niya. Anyway, paano si Mr. Jackson? Dagdag pa niya, nagdampi ng tissue sa mga dokumento. Ipinagmamalaki ni Juan Carlos ang kanyang sarili. Dapat talaga ay binigyan niya ito ng gintong bituin, o kinikilala man lang ang mga pagtatangka nitong pasayahin siya, ngunit. Oh, si Mr. Jackson na ngayon. Pinutol ni Clara ang kanyang mga iniisip sa isang boses ng kanta, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kalokohan. Palagi na lang Mr. Jackson, matigas na sagot ni Ivana. Napangiti si Clara. Wala sa printing room, wala siya. Oh dear. Itinago ni Ivana ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, pinahiran ang kanyang salamin. Nakita mo kami, hindi sinasadya, pangako at hindi ko napanood ang kabuuan, tumango si Clara at pinag-cross ang mga paa niya. Kailangan kong mag-print ng mga gamit, buti nakita ko kayong dalawa. Huwag mong sabihin, mabilis siyang pinutol ni Ivana habang hinubad niya ang kanyang salamin at pinunasan ito sa kanyang shirt. Ayaw niyang makarinig ng replay ng kanyang pansamantalang pagkalipas sa paghatol. Anyway, ito ay isang pagkakamali. Hindi naman kami ganun ni Mr. Jackson. Nagpatuloy siya, ini-inspeksyon ang kanyang mga salamin sa ilalim ng desk lamp, tinitiyak na malinis ang mga ito bago niya muling isuot ang mga ito. Hey, walang paghuhusga dito, natatawang sabi ni Clara. Kahit sino, gusto ko lang sabihin na sinusuportahan ko kung anuman ang nangyayari sa iyo at sa boss. Mukhang mas masaya siya ngayon kaysa sa nakalipas na ilang linggo, at ang isang dragon na nilalaman ay mabuti para sa lahat ng mga drone. Dagdag niya sabay thumbs up. Kaya, good job. Ipagpatuloy mo siya, ugh. Ungol ni Ivana. Hindi naman sa ganon. Galit siya sa akin, at galit ako sa kanya. End of story. Hindi sa nakita ko, iginalaw ni Clara ang kanyang daliri, ang mga butil sa kanyang faux dreads ay marahan na bumubulusok habang nakatalikod, tumatawa. Ilang oras na lang at kung anuman ang nasa pagitan ninyong dalawa ay mawawala ng kontrol. Walang masisira sa kontrol, giit ni Ivana. Okay, then, tumango si Clara at gumawa ng zipping movement sa kanyang bibig. But just so you know, my lips are sealed. Tigtas sa akin ang sekreto mo. Nagkibit-balikat si Ivana dahil hindi na niya alam kung ano pa ang gagawin. Lunch pa ba tayo bukas? Tanong ng kaibigan niya na iniiba ang usapan. Sure, my treat, absent na sagot ni Ivana, tumatakbo na ang isip niya sa mga tanong. Kung nakita siya ni Clara kasama si Juan Carlos, ilan din ang iba. Kailangan niyang magsikap at lumayo sa kanya. At hindi sila maaaring hindi dapat iwanang mag-isa sa isang room sa anumang pagkakataon. I'm late for a meeting with the dragon. Wish me luck, daing ni Clara habang tinitingnan ang oras sa kanyang relo. Kinuha niya ang kanyang walang laman na baso at telepono at tumakbo patungo sa pinto. Umiti si Ivana at kumaway sa kanya, may the force be with you. Tumunog ang kanyang telepono nang lumabas si Clara sa kanyang opisina. Wala siya sa mood na harapin si Isaac, hindi niya pinansin ang tawag niya at hinayaan ito sa voicemail niya. Sa kabila ng kanilang maraming pagtatangka sa pangalawang petsa, walang nangyari dahil sa magkasalungat nilang mga schedule, palagi siyang nasa labas ng bayan, nagtatrabaho ng mga kaso at nakikipag-usap sa mga kliyente. Ang pakikipagkita sa kanya ay napatunayang mas mahirap kaysa tumakbo sa pangulo. Ngunit ang kanilang mga pang-araw-araw na text at tawag sa telepono ay nagpalapit sa kanila. Isa siyang mabuting kaibigan, hindi lang ang handyman na kailangan niya. Nang subukan muli ni Isaac na lapitan siya makalipas ang halos isang oras, wala siyang puso na huwag pansinin ito. Nagpalipas sila ng ilang minuto, sinusubukang muli na ayusin ang isang lunch date sa loob ng 2 linggo kapag bumalik siya sa bayan. Siguro nga tama si Juan Carlos, naisip niya habang binababa ang tawag kay Isaac. Baka nag-aaksaya lang siya ng oras nilang dalawa at dapat nang pakawalan si Isaac. Inimpake ni Ivana ang kanyang MacBook at ang mga HR na dokumento sa kanyang laptop bag, hinatak ang kanyang sling bag sa kanyang katawan, at umalis sa kanyang opisina,
natatakot na magmaneho pauwi sa matinding trapiko sa hapon. Ang elevator na pababa ay puno ng mga assistant na excited na paalis sa trabaho, pero pilit na pinapasok ni Ivana sa loob, halos bumigay ang puso niya nang may tumulak sa kanya diretso sa kanto sa harap ni Juan Carlos. Okay ka lang, kailangan mo pa ng room. Pulong niya sa kanyang buhok, ang boses nito ay nagpapakiliti sa kanyang gulugod. Kinailangan niyang huminto sa mahina at masungit na boses, naisip niya. Parang kulang pa ang panty niya kanina, ngayon ay pilit niya ring tinutunaw. Ayos lang ako, salamat, Mr. Jackson, nagawa niyang tumikim, nakatingin ng diretso habang binibilang ang mga sahig habang ang sasakyan ay lumulubog pababa. Huminga siya ng malalim, kumbinsido siya na magliliyab siya ng bahagya niyang hinaplos ang kamay ni Juan Carlos, na pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Palihim niyang sinilip ang magkahawak nilang mga kamay, nagustuhan ang pakiramdam ng hawakan nito. Ngunit kung gaano kalaki ang ideya ng pagiging napakalapit sa kanya na nasasabik sa kanya, sila ay nasa isang pampublikong lugar, at kahit sino ay makakakita sa kanila. Ito ay sapat na masamang alam ni Clara. Mas maraming tao ang nakakaalam ng kanilang maliit na sekreto ay magiging isang sakuna. Sinubukan niyang hilahin ang kamay niya pero hinawakan niya ito ng mahigpit hanggang sa makarating sila sa ground floor. Have a great evening, sir. Yumuko ang lahat at yumuko kay Juan Carlos habang papalabas sila ng elevator. Ngunit halos hindi niya kinilala ang mga ito. Mabilis niya itong pinigilan nang subukan niyang tumakbo palabas ng elevator kasama ang iba pang mga tao. Lumabas ang kanyang security detail para bigyan sila ng privacy, isinara ang mga pinto sa likod nila. Sa isang pintig ng puso, hinila siya ni Juan Carlos palapit sa kanya, at nakalapat na ang mga labi nito sa labi niya bago pa niya alam kung ano ang tumama sa kanya. Sa loob ng 2 minuto, tuluyang nawala si Ivana sa kanyang yakap habang ang mundo at lahat ng bagay dito ay nawala sa background, at ang sandaling kasama niya lang ang naging sentro. Sa tuwing kasama mo ang abogado, ako ang iisipin mo, bulong niya nang magkahiwalay sila. Kahit na ang mga braso nito ay nanatili sa baywang niya na may pagmamalasakit habang nakatingin sa mga mata nito. Sa tuwing hinahalikan ka niya, akin iyong bibig, magnanasa ka. Sa tuwing hahawakan ka niya, ang mga kamay ko ang mamimiss mo. Hindi ko gagawin, umiling si Ivana, nanginginig ang boses sa pangangailangan. Saka hindi pa ako nakakagawa ng magandang trabaho para kumbinsihin ka. Dahil doon, muling sumandal si Juan Carlos at sa pagkakataong ito ay walang humpay siya ng gutom na dumurog ang mga labi niya sa labi niya, pinapunta siya sa gilid ng kabaliwan gamit ang kanyang magaling na dila. Sa oras na ibinaba niya siya, hinihingal na siya at wala na sa kontrol at tuluyan na siyang nilalamon. Makalipas ang 1 oras habang ginagawa ni Ivana ang kanyang panggabing gawain kasama si Aiden, nauutil pa rin siya sa mainit na pagtatagpo nila ng kanyang ama. Ducky, tuwang-tuwa ang kanyang anak habang itinataas niya ang kanyang mga bath toys at nagwiwisik ng tubig kung saan-saan, at saglit, pinapanood lang siya ni Ivana na naglalaro, na nababalot ng matinding pagmamahal sa kanya. Ang kanyang ama ay maaaring maging isang asshole sa kalahati ng oras, ngunit alam niya kung paano pasayahin siya para sigurado, at ito ay lamang ng 1 oras bago siya gumapang pabalik sa kanya, nagmamakaawa na masiyahan tulad ng siya ay lubos na kumbinsido na gagawin niya. Nahihiya sa direksyon na tinatahak ng kanyang iniisip, napailing siya sa kanyang sarili, hindi. Hindi niya maaaring at hindi dapat pahintulutan ang bagay na ito sa pagitan nila ni Juan Carlos na mawala ng kontrol tulad ng babala ni Clara sa kanya. May asawa na siya at kinasusuklaman niya pa rin siya. Gaano man kasakit ang kanilang tanggapin, ang 2 katotohanang iyon ay hindi nagbago, gaano man katindi ang pagnanasa nito sa kanya nitong nakaraang buwan. Totoo nga ang sinasabi ng mga ito, naisip niya habang binubuhat si Aiden mula sa tub at binalot ito ng bath towel. Kung mas matagal mong ipagkakait ang 1 bagay, mas gusto mo ito. Tinanggihan niya si Juan Carlos ng kanyang oras, tinanggihan ang kanyang sarili sa kanyang atensyon, at ngayon ay pareho silang malibog na mga teenager, handang punitin ang damit ng isa't isa sa sandaling sila ay mag-isa sa 1 room. Ivana, pinutol siya ni Brenda sa kanyang pagkatulala,
habang kinukuha niya si Aiden mula sa kanya para bihisan ito. Tanong ko kung anong gusto mong kainin ngayong gabi. Ano ang dapat kong gawin? Dahil sa emosyonal na pagod sa pakikipagtagpo nila ni Juan Carlos, ang gusto lang ni Ivana ay gumapang sa kama at mag-compartmentalize at ayusin ang napakagulo niyang nararamdaman para sa lalaki. Pagkain ang huling nasa isip niya. Sa tingin ko ay skip ko ang hapunan ngayong gabi. At ikaw ay higit na malugod na tatanggapin na magpahinga sa gabi. Sigurado ka ba? Tanong ni Yaya. 100%, tumango si Ivana. Hindi na niya kailangang sabihin sa kanya ng 2 beses o kumbansihin siya. Makalipas ang 45 minuto, nakabihis na si Brenda at handa na para sa isang gabi sa bayan kasama ang kanyang kasintahan, isang truck ng kargamento na nasa kalsada kalahating buwan. Siya ay nasa bayan para sa 1 linggo, at ang yaya ay nagpapasalamat sa oras ng bakasyon. Hulaan mo kung sino ang naglalambing ngayong gabi. Napasigaw si Brenda sa sobrang tuwa habang kinukuha niya ang kanyang handbag sa kitchen counter at naglalagay ng lipstick. This girl right here. Swerte mo. Tumawa si Ivana, ngunit habang pinapanood nila ni Aiden si Brenda sa paglubog ng araw kasama ang kanyang lalaki, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, iniisip ang kanyang malungkot na sex life. Binuhat niya ang kanyang anak, at bumalik sila sa loob ng bahay at pinainit ang kanyang pagkain. Kinailangan ng kalahating gabi para tapusin niya ang mangkok ng mashed potatoes at pumpkin. Nang matapos siya ay pareho na silang upset sa isa't isa. Dahil sa galit niya sa kanya, hindi na nalampasan ni Aiden ang story time. Tumakbo siya sa bedroom para kunin ang kanyang mga libro, at 1 minuto silang nasa floor ng sala sa pagbabasa at pagtingin sa mga illustrations. Nainis sa mga libro, sa wakas ay itinulak ni Aiden ang mga ito palayo at nagpaikot-ikot sa kanyang kahon ng laruan. Inabot ni Ivana ang kanyang laptop at ginawa ang isang bagay na ipinangako niyang hindi na niya gagawin muli kapag lumipat siya pabalik mula sa Blue Mountains. Ini-Google niya ang lahat ng mahahanap niya kay Juan Carlos at sa marriage nito. Mukhang nabigla at nagalit talaga siya sa mga akusasyon niya kanina. At sa kadahilan ng iyon lamang ay sinimulan niyang i-entertain ang posibilidad na baka siya ay mali sa lahat ng panahon, at hindi siya kasal. Parang naisip ni Google dahil wala naman sa kasal niya kahit saan. Wala ring mga larawan ng kasal. Ngunit may napakaraming business articles, mga napag-usapan na niya sa nakaraan. Mommy, itinaas ni Aiden ang kanyang mga kamay, at tinulungan siya nitong makatayo sa sofa. Sino ito? Tanong niya sa malamig na boses, nakatingin sa screen, nang lalaki ang mga mata sa pag-usisa habang tinitingnan ang mga images. This is your dad, Aiden, ngumiti ito at hinalikan ang tuktok ng ulo nito. Daddy, hinawakan niya ang pumutok na mukha ng kanyang ama sa screen at sinabi ang salita, natatawa sa paraan ng paglabas nito sa kanyang dila. Daddy. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita sa kanya ni Ivana ang mga larawan ng kanyang ama, ang unang pagkakataon na tinuruan din siya nito ng salita. Daddy, muli siyang tumili at ipinalakpak ang maliliit niyang kamay nang mag-scroll siya sa mga pictures ni Juan Carlos. Daddy, 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 okay, natatawang sabi ni Ivana, paano ba natin sasabihin mami saglit? Hindi, umiling siya, Daddy. Nako, ngumiti si Ivana, akala niya ay nagkamali lang siya ng pagtuturo sa kanya ng salita. Malapit na ngayon si Dad sa pagiging isang matatag na paborito sa kanyang lumalagong bokabularyo. Napawi ang ngiti niya nang pinindot niya ang picture ni Juan Carlos, at ang blonde na sigurado siya ay ang babaeng nakita niyang kasama niya sa crush club na may petsang 3 taon na ang nakakaraan. Mukhang nasa isang magarbong event sila dahil nakasuot sila ng formal na damit, ang karaniwang tux para sa kanya at isang champagne A-line gown para sa blonde. Ngunit ang caption ang dumurog sa kanyang puso, Juan Carlos Jackson kasama ang rumored fiancé na si Laura. Well, well, bulong ni Ivana, ang puso niya ay sasabog sa pira-pirasong dibdib habang mas matagal niyang tinitigan ang litratong kuha eksaktong 1 taon bago niya nabangga si Juan Carlos sa crush club. Kung totoo man ang sinabi niya noong gabing iyon, at si Laura ang nobya niya noon, bali-balita o kung hindi man, hindi nga siya nagkamali,
at tama ang naging desisyon niya nang pinili niyang dumistansya. Siya ay kasal sa pinakamasama, o sa isang nakatuong pangmatagalang relasyon sa pinakamainam. Nais ni Ivana na umiwas sa picture, ngunit si Laura ay parang isang eksena ng isang banggaan ng trapiko. Ang kakilakilabot na kanyang kagandahan, ang kanyang maaliwalas na balat na hinahalikan ng araw, ang kanyang matingkad na blonde locks at ang malalaking kumikinang na berding mga mata, ay nakaakit sa kanya at kahit anong pilit o gustuhin ni Ivana hindi siya makatingin sa malayo. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama sa lahat. Ang pinakamasama ay ang pagkaunawa na siya ay napakaordinaryo, sobrang banal, napakasimple kumpara kay Laura. Walang ganap na dahilan kung bakit ang lalaking tulad ni Juan Carlos, na may katayuan, kayamanan, at kapangyarihan, ay gugustuhin pa nga siya kung wala ang kakaibang dysfunction nito. Sa nakakabagabag na katahimikan ng kanyang sala, kasama ang kanyang anak na nagsasanay ng kanyang bagong natutunang paboritong salita, lahat ng maliliit na pantasyang nilikha ni Ivana sa kanyang isipan mula noong siya ay bumalik mula sa Blue Mountains, ay bumagsak sa kanyang paligid habang ang malamig, bumagsak ang malupit na katotohanan. Ang tanging dahilan kung bakit siya binibigyang pansin ni Juan Carlos ay siya lamang ang babaeng makakapagpaalis sa kanya. Hindi niya ito inaakit o ginagamit ang termino bilang isang uri ng pagmamahal nang tawagin niya itong tonic sa supplies room, mapait na naisip ni Ivana. Kapag napagaling na niya ito, ang kanyang perpektong buhay kasama si Laura ay magpapatuloy ng hindi magbabago. At ano ang may iwan sa kanya? Isang wasak na puso at isang anak na perpektong replika ng kanyang ama, isang permanenteng paalala ng lalaking gusto niya ngunit hinding-hindi makukuha. Hindi niya namalayan na umiiyak na pala siya hanggang sa naramdaman niya ang malambot na mga kamay ni Aiden sa kanyang pisngi habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha. Mommy, hinalikan niya ito sa pisngi. Huwag kang umiyak. Okay lang ako baby, binuhat niya ito at niyakap malapit sa dibdib niya. Okay lang si mommy. Nang bumalik si Brenda makalipas ang 1 AM, paikot-ikot pa rin si Ivana, umiiyak sa kanyang unan. Nang magawa niyang kaladkarin ang sarili mula sa kama upang simulan ang kanyang araw makalipas ang 4 oras, para siyang isang bagay na diretso sa isang horror movie na may namamaga na mukha, mapupungay na mata at pulang ilong. Sa isang mabilis na almusal ng toast at black tea, sinubukan siya ni Brenda na magbukas at magsalita, ngunit siniguro ni Ivana na ayos lang siya, nagkaroon lang siya ng hindi mapakali na gabi. Walang 5 tasa ng matapang at black tea ang hindi kayang ayusin. Sinagip din siya ni Gibby at Clara ng mga tanong at binalot siya ng pag-aalala. Pero kahit anong pilit ng mga ito na kausapin siya ay ayaw niya. Pinatawag siya ni Juan Carlos sa kanyang opisina pagkatapos ng kanyang lunch break. Siya ang huling taong gustong makita ni Ivana, lalo na noong duguan at hilaw pa ang puso nito, ngunit ang pagtanggi pa sa mga kahilingan at imbitasyon sa meeting nito ay magiging matinding pagsuway. Siya ay nagbitiw sa sarili sa pagbabasa ng Code of Conduct kagabi nang hindi siya makatulog at alam na niya ang lahat ng mga clauses sa puso ngayon. Pumunta siya sa kanyang opisina, kahit na nag-aatubili, at pinapasok siya ni Gibby at isinara ang pinto sa likod niya. Pinutol ni Juan Carlos ang isang magandang figure sa kanyang karaniwang madilim na 3-piece suit habang nakatayo siya sa harap ng bintana, pinapanood ang mga sasakyan na umiihip sa Castle Bridge. Kahit na mula sa likod, siya ay nakamamanghang bilang ang view sa kabila ng pane. Mr. Jackson, hiniling mo na makita ako. Sabi niya, hindi gumagawa ng anumang pagtatangka na lumipat pa sa room. Okay na siya sa tabi ng pinto, at kapag sinabi niya sa kanya kung ano ang gusto niya, mas mabilis siyang makakaalis. Hindi kita nakita buong araw, sabi niya sabay talikod sa bintana. Lumakas ang pulse ni Ivana sa pananabik sa kanyang boses. Ngunit pinatahimik niya ang kanyang puso, pinaalalahanan ang kanyang sarili na ito ay nangungulila sa pagnanasa. Pagnanasa, wala nang iba pa. Para sa kanya, laruan lang siya, isang playing thing. Isang tunnel, isang nangangahulugan ng pagtatapos. Hindi na siya magiging kahit ano pa. I missed you, pagpapatuloy ni Juan Carlos, habang lumalayo sa bintana at lumapit sa kanya. Namiss mo ba ako? Hindi, pagsisinungaling ni Ivana.
Namiss niya ito ng sobra kaya akala niya mamamatay na siya sa matinding kirot sa puso niya. Okay lang yan, nakangiting sabi nito sabay lakad papalapit sa kanya. Tumigil ka na, mahinang sabi niya, nanginginig ang boses sa mga luhang pinipigilan niyang bumagsak. Jesus, akala niya sapat na ang pag-iyak niya kagabi. Akala niya ay wala na siyang laman, ngunit sa sobrang lapit niya kay Juan Carlos ngayon, parang may nagbukas na naman ang mga pintuan ng kalungkutan. Huwag kang lalapit, dagdag pa niya at idiniin ang sarili sa pinto. Kung gagawin niya, kung hinawakan siya nito at hinalikan, hindi niya akalain na magkakaroon siya ng lakas para pakawalan siya. Ano ang mali? Natigilan si Juan Carlos, bumakas ang pagkalito at iritasyon sa kanyang mukha. Maayos naman kami kahapon. Ano ang nangyari sa pagitan ng pagtakbo mo palabas ng elevator at iniwan mo ako sa isang fucking hard-on at ngayon? Ang asawa mo o fiancé o kung ano man si Laura, ano ang nangyari, gusto siyang sigawan ni Ivana. Ngunit ang pagpapakita sa kanya ng kanyang mga insecurities at ang kanyang mga kahinaan ay talagang magpapalungkot sa kanya. Na para bang hindi na siya para sa pag-iimbot sa isang tao, at I enjoy ang lahat ng kanilang mga nakaw na sandali. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Tanong ni Juan Carlos. Walang nangyayari, sir. Tumigil sa sir at Mr. Jackson, negosyo. Sa tuwing gusto mong maglagay ng pader sa pagitan natin, tinatawag mo akong ganyan, ayoko. Pero ikaw ang boss ko, paalala nito sa kanya. Higit pa ako sa amo mo, sigaw ni Juan Carlos habang tumatawid sa kwarto. Ako ang lalaking may balak na maging kanya ka, princess. Sa isang kisap mata, niyakap siya nito at inangkin ang kanyang bibig ang kanya sa isang galit na halik. Ngunit hindi tulad ng lahat ng iba pang mga oras sa nakaraan, si Ivana ay nanatiling walang kibo sa kanyang mga bisig, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tagiliran. Binitawan siya nito sa pagkakayakap nang hindi niya ito hinalikan pabalik o kumapit sa kanya tulad ng ginawa niya noon nang hindi mabilang. Ano ang mali? Tanong ulit ni Juan Carlos, hinahanap ang mukha niya, desperada ang boses nito sa pag-aalala at gulat. Sabihin mo sa akin kung ano ang mali para maayos ko ito. Walang mali, Mr. Jackson, sabi niya, hawak ang kanyang tingin. Sinabi ko sa iyo kahapon, anuman ang natapos natin sa nakalipas na isang buwan. Simula ngayon huwag mo na akong halikan, o hawakan. Ayos lang. Sabi ni Juan Carlos na madilim ang mga mata sa hindi niya mabasa o maintindihan. Kung yan ang gusto mo, you're dismissed. Magandang araw, sir, tumango siya at tumalikod na para umalis, masakit na batid ng matalim nitong titig sa kanya habang papalabas siya ng opisina nito. Napasandal siya sa pinto, hindi na napigilan ang mga luha niya nang marinig niyang nawala ang sheet niya sa kabilang side. Sumugod si Gibby sa kanyang tabi nang marinig ang kaguluhan sa opisina ni Juan Carlos. Ivana, anong nangyari? Anong nangyayari? Okay ka lang ba? Tinabi siya ng personal assistant ni Juan Carlos at tumakbo sa loob ng opisina, na binuksan ang pinto, nang hindi nasagot ang mga tanong niya. Nakatitig lang si Ivana sa takot sa pagkawasak. Lahat ng nasa mesa ni Juan Carlos, ilang sandali lang ang nakalipas ay nagkalat na ngayon sa floor sa gulo ng mga papel, dokumento at mga file. May mga piraso ng salamin saan man malapit sa bar, at ang kayumangging likido marahil ang kanyang mamahaling alkohol ay tumulo sa mga dingding. Mr. Jackson. Sumugod si Gibby sa tabi niya. Okay lang ako, Gibby, singhal niya sa assistant, okay lang ako. Pinilit ni Ivana na makisabay, at maging okay din. Ngunit makalipas ang 10 minuto ay magulo pa rin siya sa huling cubicle sa ladies bathroom, umiiyak ang sarili na may sakit. Tama ang ginawa mo, sabi niya sa pusong nagdurusa habang minamasahe ito ng marahan, hinihiling na sana ay mawala na ang nakakapaso na sakit. Tama ang ginawa mo sa pagpapaalam sa kanya. At dito na po, nagtatapos ang part 27 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.